Okay, good morning mga kalakotsero. So today is May 22, 2022. Nakakalito. So ngayon is Sunday. So nandito na tayo sa may Santo Tomas City, Batangas. So yan yung Lialas mga kalakotsero. So ang punta natin mga kalakotsero ngayon, punta tayo ng Tanawan City. Dindiriso tayo doon sa may Banyadero Biwok. So update ko lang kayo doon mga kalakotsero, kasi almost a year na tayong nagala doon. So balikan natin kung ano na yung nangyari doon sa Banyadero Biwok. So yan o. So yan, nandito na tayo sa GP Laurel Highway ng Santo Tomas. Napakagandang kalsada, no? 4 lanes nito mga kalakotsero. So ganito kaganda yung mga kalsada natin, no? Dito sa may Santo Tomas going to Tanawan. Maganda na yung mga kalsada. So walang ka-traffic-traffic, maluwag. So ang dolo nito, so yun na yung barangay San Roque. So San Roque na naman, no? Mga San pa rin mga kalakotsero. Kahapon ang gala natin, papunta tayong Lipa. Doon tayo sa mga santo na mga barangay din, no? So ngayon nandito na tayo sa San Roque Rotunda. Kasi itong San Roque naman din, parang crossing din siya. Going to Santo Tomas proper, going to San Miguel. So maraming ano, kalsada din dito. So alam natin na itong San Roque ay tinatawag na The Little Banawi ng Tanawan at Santo Tomas, kasi nandito lahat yung mga ano, yung mga spare parts ng sasakyan. Nandito lahat yung mga mekaniko kung gusto nyo magpaayos ng sasakyan. So parang Banawi itong area na to mga kalakotsero. So ngayon, ang gandang panahon, walang ulan, makulimlim pa rin, cloudy pa rin yung panahon. Pero okay lang yun mga kalakotsero, at least hindi mainit. So yan, trabaho natin ngayon, lakwatsa pa rin. So yan, tanawan natin yung boundary ng ano, yung tulay, boundary ng Tanawan at saka Santo Tomas. So yan, pagtawin natin itong bridge na to. So Tanawan City na naman. Yan, kalapit lang kasi itong dalawang bayan na to. Parang magkapatid lang kasi itong Tanawan at saka Santo Tomas. So yan, no? Dito mahirap talaga, no? Ingat tayo, no? Sa pagtawid. Kasi walang traffic lights, walang traffic enforcer. So kanya-kanyang diskarte lang mga kalakotsero. So ngayon mga kalakotsero, walang ka-traffic-traffic, no? Sobrang luwag yung kalsada. Kasi Sunday ngayon. Kasi pag regular days, so matraffic talaga dito mga kalakotsero, hanggang ano, doon sa may Sipiries, no? So ngayon maluwag. So ang sarap mag-ride sa mga kalakotsero pag ganito ang ano, no? Di magulo ang kalsada. Then walang init. Ito yung gusto ko rin na rides, no? Walang init. So malamig ang panahon. Masarap mag ganito. Basta hindi lang na ulan mga kalakotsero. So ang ganda ng ano natin ngayon, no? Puntahan kasi Biwok. So isa na namang ano, napaka-relaxing na lugar yung pupuntahan natin. Kasi lawa din yun, no? Lake. Doon tayo sa may Taal Lake. So yan, mag-right turn tayo. Kasi papasok tayo doon sa may tinatawag na Talisay Tanawan Road. So daanan natin tong pinaka-commercial ng Tanawan, no? Dadaan tayo sa may Victory Mall. Then Sambat. So yan yun mga kalakotsero. So ito na yung pinaka-commercial na lugar sa may Tanawan City mga kalakotsero. Yan, no? Kasi malapit na tayo sa may Victory Mall. So yan, madaming tao dito, no? Kasi ito yung pinaka-sentro ng ano, pasyalan. Mga grocery, going to the wet market. Dami rin mga grocery stores dito. So yan yun, maraming tao dito. So hindi lang taga-Tanawan yung nadayo dito mga kalakotsero, kahit mga taga Santo Tomas, Malbar, Talisay. So yung mga lahat na barangays, no? So halos lahat sa Tanawan talaga. So yan yung pansin nyo, na buhay na buhay yung
ekonomiya dito sa Maytanaw City. Yan, nadaanan natin yung 167, no? Yan yung palagi kong pinapasyala, no? Si mga mura yung mga ano dyan, paninda. Ngayon, nandito na tayo, no? Papasok na naman tayo sa may Sambat, no? Barangay Sambat, Tanawan. So, yan. Ito na yung Barangay Sambat, mga kalakotero. So, dito tayo. So, dito, ingat tayo mga kalakotero, no? Sa daming mga sasakyan. Yung mga tricycle, madami rin. So, ingat tayo sa ating pagmamaneho, no? Kasi crowded itong lugar na to. Kasi sa unahan nito, nandoon na rin yung exit going to Batangas City, going to Maynila. Saka itong kalsada na to, ito na yung diretsong Tagaytay, papuntang Laurel din, Agoncillo. So, ano to na kalsada? Busy to na kalsada, mga kalakotsero. Dami kasing nagamit dito. So, ito na yung Sambat exit going to Maynila at saka Batangas City. So, yan o. Yung right side doon going to Maynila na yon. So, yan yung Star Toll Express. Then, dito naman sa my left side, ito na rin yung papuntang Batangas City. Sa my left side natin. Yan, medyo na traffic tayo, mga kalakwatsero. Mayroon palang inaayos na kalsada dito sa gitna. Kasi dati yan ay lubak-lubak na rin, no? Basag na yung simento. So, yan, inaayos na rin. So, going to Natatas dyan, no? Yan yung papuntang barangay Natatas. So, ngayon, diretso tayo, mga kalakwatsero. Punta tayong Banyadero. So, yung left side din natin, yan yung mga prutasan. Pag kayo ay mamili ng mga prutas, diyan kayo bibili. Then ito na naman yung City Hall ng Tanawan, yan, no? Sa may left side pa rin natin. So hindi na natin mahagip sa video kasi mabilis na yung takbo natin na kalakotero. So yan yun, no? Yan yung bagong City Hall. Wow, ang itim ng usok, no? Ng CUB. Grabe na yung usok ng makina niya. Sobrang itim na. Isuzu pala to. Isuzu Crosswind. Sobrang itim na ng buga ng usok. So, unahan natin mga kalakwatsero. So, ito na yung barangay Santur, Tanawan. So, malaking barangay dito, no? May Santur 1, Santur 2 pa to, no? Pahaba yung barangay nila. So, kagandahan sa kalsada dito, mga kalakotsero, street, no? Matuwid yung kalsada dito, parang runway. Yan, no? Tingnan nyo yung kalsada dito, street. Walang paliko-liko. Tapos, ang bilis magpatakbo ng mga sasakyan dito, mga kalakotsero. Kailangan mo pa rin makihabol, no? Bawal dito ang mabagal. Kasi tuwid yung kalsada, street kasi. So ngayon, nandito na naman tayo sa Barangay Talaga, Tanawan. So yan yun, Barangay Talaga na naman tayo, mga kalakotsero. So nadaanan natin yung bahay ni Apolinario Mabini. Taga Talaga pala si Apolinario Mabini. So nadaanan natin yung bahay niya. So Talaga, malapit na tayo mga kalakwatsero sa may Banyadero, Biwo. So almost a year na rin tayo, no? Hindi nakagala. Last visit natin, I think, December pa yun, 2021. Hindi ako sure pero matagal na yun mga kalakwatsero. So ngayon, bibisitahin natin ano na yung updates. Kasi ang alam ko noong last year din sinara yun, no? Nung tumaas ang COVID.
So pinagbawalan mo na ang ano, gumala doon sa may Bañadero Biwok. Pero ngayon binuksan na naman siya. So pwede na tayong pamasyal ulit. So yung biwok na yan, yan yung mga maraming napunta doon, mga bikers, riders. Kasi maraming kainan doon, makalagot zero. Gusto nyo mag-relax. May mga cottages. So yan, puntahan natin ngayon. Tamang-tama, sandy ngayon, makalagot zero. Wow, sarap mag-rides, no? So ito na yung kalsada, papuntang Talisay. Diretsong Tagaytay. Kung magli-lip turn ka, diretsong Laurel. Diretsong Gagoncillo. So paikot na rin to, mga kalakotsira, itong highway na to. Wow, ang ganda. Ang sarap mag-ride sa mga kalakotsira, no? Ang sarap. So from Santo Tomas going to Bañadero is I think 13 kilometers ang layo. Then travel time natin mga nasa 15 minutes lang mga kalapat zero. So hindi naman gaano kalayo. So malapit lang siya mga kalapat zero. So ang ganda ng mga curve dito mga kalapat zero. Ito yung mga tinatawag na 60 curve. Sa mga riders, ito yung tinatawag na 60 curve. So, ang ganda, no? Mga ganun, yung magbanking-banking ka. So, double ingat kayo, mga kalakot zero. Huwag isa na yung banking. Ang daming nag-isglasya na yan. Okay lang yan sa mga big bikes. Yung mga maliliit na motor, nako po, huwag na lang. Mabuhangin yung area dito, no? Dahil sa Taal Volcano. So, yan. Lip turn na tayo, no? Ito na yung entrance ng Bañadero. So meron na palang nakabantay dito mga kalakwat zero. So yan, no? Ano kaya, may entrance fee na kaya dito? Dati wala eh. Ah, okay. Donation lang pala. Kahit ilan. So yan, nagbigay lang tayo ng donation. Mga 20 peso lang mga kalakwat zero. Donation lang pala siya. Kala ko entrance fee. So ito na yung highway going to Bañadero, Biwok. So ganun pa rin, no? Parang wala pa rin nabago. So napakaluwag, no? Akala mo mayroong pier sa unahan. Yun pala ay Biwok. So maluwag yung kalsada. Parang wala pa rin ano, no? Masyadong parang tahimik na. Wala na yung mga maraming tindahan pala. Tinanggal na, no? Maluwag na ngayon ang Bañadero Biwok, oh. Nung una kasi sobrang crowded, ang gugulo. Ngayon wala na. Kitang-kita na natin yung Biwok. So yan, nandito na tayo mga kalakwat zero, no? Agala tayo, ikot ka tayo ng pabalik. Ikot muna tayo dito. Din punta tayo doon sa may dulo. Yan. So maluwag na, no? Hindi na ma-crowded yung lugar. So wala pa rin, no? Walang nadagdag, ganun pa rin dati. Yan, ikot tayo. Balik tayo, punta tayo din doon sa kabila. Sa kabila na lang tayo magpa-park mga kalakwat zero. Medyo mainit na ng konti. So yan yung mga floating cottages o floating restaurant ang tawag niyan. So yan yung mga kainan din sa kabila, sa may left side. Ang right side natin is mga floating cottages. Yan. So doon din tayo sa kabila magpa-park mga kalakwat zero para safe kasi walang masyadong tao dito. Oh, may butas na dito. May sira na. So yan, park muna tayo.
Ayan mga kalakwatsero, nandito tayo sa may Banyadiro, Biwok. So ngayon ay nasa almost 11 o'clock ng umaga. So ganun pa rin, makulimlim pa rin yung panahon, no? Cloudy pa rin siya, pero wala namang ulan. So ito na yung update dito sa may Banyadiro, Biwok. So meron silang mga floating cottages, no? Kung gusto nating mag-relax, magdala ng pagkain dyan, oh. Pero hindi ko pa alam yung price. Mamaya magtanong tayo kasi wala pang tao, eh. So yan, oh. So gusto nating kumain, naka-floating o floating restaurant. Ewan ko lang kung anong term ito, mga kalakwatsero. Floating restaurant, floating cottages. So yan, no? Padami na yung mga turista dito kasi malapit na yung tanghali. So karamihan dito ay dito na rin kakain. So ito na yung Taal Lake. So hindi masyadong klaro ang Taal Volcano, no? Parang nagpapag. So yan, ang ganda ng view dito, mga kalakwatsero. Napaka-relaxing place, no? Lalo na ngayon Sunday. So family bonding, mas maganda dito talaga dito sa may Banyadiro, Biwok. So yan, pakita ko lang yung ano, dito sa kabila, nandito yung mga kainan, mga restaurant, yan, oh. Yan yung mga restaurant, yan. So, mga kainan diyan, mga kalakwatsero. So maganda naman dito, no? At least may iba naman. Kasi open space, no? Kaysa nasa mall lang tayo palagi, mas maganda din yung mga ganito. So yan, no? Nice view. Dami lang water lily, mga kalakwatsero. Mga water lily yan, no? Dapat nililinis din to, no? Kasi pangit tingnan. So ito yan, no? Okay, gala muna tayo. So sa ngayon, mga kalakotsero, nandito tayo sa harap ng Mahadas Food Hub. So ito na yung pinaka overall view ng Biwok. So walang nadagdag, mga kalakotsero, ganun pa rin dati. So walang bago, no? So although nag-start to noong November 21, 2021. So almost ano na rin, no? 2 years. Magto 2 years na pala. So ayan. So meron ng mga pakunti-kunting mga visitors, no, na napunta kasi tanghali na. So ito na yung Mahadas Food Hub. So maganda yung area nila, napakaluwag. Siguro masarap dito pag gabi, mga kalakwatsero, ayan, oh. Pag nakain ng gabi dito kasi malamig. Tapos nasa harap ng lake. Pero try natin next time, no? Punta tayo ng gabi dito. So ito na yung restaurant. Malinis, no? Ganda yung ano nila, location. Nung una kong punta dito, mga kalakotsero, wala pa to. Itong Mahadas. Hindi pa ganito pala. Baka nandito na sila, pero hindi pa ganito kaganda yung ano nila, place. Ngayon pinapaganda na nila. So yan. So yan, mag-order tayo ng halo-halo. Tikman natin yung halo-halo dito sa may Banyadiro, Biwok. So ito pala yung ano, floating cottage. 300 pala, mga kalakotsero. 1 to 5 packs per hour. Per hour, 300. Medyo may kamahalan ng konti. Mga 100 lang, no? O 200. Kasi lulutang na yan doon, eh. Wala namang ano, fuel. So yan, ito na yung ano natin, halo-halo, dumating na. So yan, titikman natin to kung gaano kasarap yung halo-halo dito. Ayan, nandito na naman yung ano natin,
pancit bihon, no? So loaded ng spices, oh. So yan, kakain muna tayo, mga kalakwatero. Ito yung mga floating cottages, mga kalakwatsero. Daming water lily. Yan, nakaka-distracting nan. So yan yung mga floating cottages. Kaso lang, mahal, mga kalakwatsero. 300 piso. 5 person in 1 hour. So, parang mahal para sa akin. Wow, may butas na dito, mga kalakwatsero. Sira na ang biwok dito sa may banyadero. Parang manipis na ano, yung simento. Hindi masyadong ano, matibay na pagkagawa. So yan ang problema natin, mga kalakwatsero. Problema ng kontraktor. Oh. Parang kinukustkat yung ano, simento. Oh. Sobrang nipis. So nagka-cracks talaga siya. No? Tapos wala pang kabilya sa ilalim. Oh. Buti na lang walang na-aksidente dito. No? Aywan ko lang, hindi tayo sure. Sus, nag-crack na pala yung mga gilid dito, mga kalakwatsero. Nakakatakot na pala. So, hindi matibay na pagkagawa. So, sa madaling salita, kinukuskat na naman ng kontraktor to, mga kalakwatsero, no? Wala pa, magdalawang taon pa to. Hindi pa nga siguro nagdalawang taon, no? Sira na. Ano naman kaya idahilan ng kontraktor dyan, no? So, yan ang problema natin, mga kalakwatsero. Nandiyan na naman yung corruption. Hindi maganda. Bagong biwak pa to, sira na. So tara na, mga kalakwatsero. Pabalik na tayo. Pauwi na tayo ng ano, Santo Tomas. So yun lang ang updates natin, mga kalakwatsero. Walang nadagdag, pero may nasira na. Sira na nga. So hindi na maganda ang biwak dito. Nakakadismaya, no? Pakakita ka ng gano'n na bagong biwok, tapos sira na. So, sa tingin ko, hindi nature yun eh. Hindi lang talaga maganda pagkagawa. Kinukustkat na naman. Corruption na naman yun, mga kalakwatsero. Walang kabilya eh. Sobrang nipis pa yung simento. Ay, naku po. Sino kayang gumawa doon? Pwede yung balikan yun, no? Pwede natin yung nireklamo. So, tara na, mga kalakwatsero. Siguro baka naksina na yon ng ano, Tanawan Engineering Department na hindi maganda yung pagkagawa ng biwok dito. Parang nadismaya ako na nakita ko yung mga cracks, mga kalakwatsero. Parang ayawan ko lang. So yan, mag-right turn tayo going to Tanawan na to, mga kalakwatsero. Kasi yung left side dyan, papunta ang Talisay na yan. So ito na yung highway, yung Talisay-Tanawan Road. So yan, dito na lang tayo, mga kalakwatsero. Maraming salamat sa papanood. God bless us all. Thank you. Bye-bye.